model is iPad 9th generation. Tanggalin natin at papalitan natin ng bagong touchscreen.
Okay, bukas na. Then, detach natin yung battery. For safety. Parehas lang siya halos ng iPad 7 generation tsaka 8 generation. Yung screen niya gagana naman. Yung iPad 7 at tsaka yung iPad 8 touch digitizer screen gagana naman sa iPad 9 generation. Ang problema lang doon, yung true tone niya, hindi na siya gagana. Yung pinaka auto tone niya ng brightness sa gabi, for example, nasa madilim na area ka at gagamit ka ng iPad, yung auto-adjust ng brightness na sensor, magdi-disable niyan. Kasi papalitan mo siya ng 7 generation tsaka 8 generation na screen. Pero kung para sa iPad 9 generation naman ang ipapalit mo, babalik lang siya sa normal. Ang pinagkaibahan kasi nun, ipapakita ko sa inyo, yung screen ng iPad 7 generation tsaka 8 gen at saka 9 gen, ang pinagkaiba nila is yung power lang sa sensor. Huwag natin kalimutan itong tanggalin. Pares na pares sa iPad 7 generation. Ang kanyang home button. Babalik lang natin ulit sa kanyang area. Ayan. Tagay nyo dyan para di makalimutan ibalik. Okay, make sure na natitouch na lahat. Pwede na natin siyang tanggalin. And safety muna natin to para di magasgas. Okay, ang pinagkaiba niya sa mga 7 generation, makikita niya itong mga butas na to. And yung dalawa na yun. Yun, yung sensor na yun. Yan kasi dumadaan yung sensor para sa true tone niya. Sa 7 generation, di natin makikita yan. Ito yung 7 generation natin ngayon. So, papalitan ko muna siya ng 7 generation kasi out of stock pa yung
touchscreen na 9th generation. Wala pa ho tayong ano. Kailangan na magamit ng may-ari para sa schooling. So, hindi naman importante yun eh sa mga schooling kasi hindi naman gagamitin pagka matutulog or madilim na area. Gagamitin nga sa schooling, di ba? So, yun. Kapalitan lang natin sa temporary or permanent, depende sa client. Tanggalin muna natin yung home button para may transfer na natin. Yung home button, kailangan gamitin natin yung original para yung features niya na fingerprint na lock gumana pa. So, ayan, no? Yung pinaka-home button. Napakanipis lang ng flexi cable niyan. Dapat extra careful tayo sa pagtatanggal nito. Yung mga adhesive niyan, minsan dumidikit sa screen. Pag di nyo na bigyan ng proper heat, may tendency na maputol yan. So, ngayon ito, pwede na nating tanggalin. Importante yan para sa front camera. Yan yung pinaka plastic cover ng camera natin. Okay? Tapon na natin ito. Okay, linisin muna natin yung ating work area. So, dito sa bagong iPad na screen, meron na siyang libreng home button. Pero, tinatanggal natin yan kasi hindi siya original. Gagana siya sa home button, pero sa fingerprint, syempre, disable na. Makikita nyo, wala siyang mga yan. Ang layo ng pagkakaiba, di ba? Wala siyang cover dito sa home button. Pero pwede naman to kung nasira na yung home button ng dating iPad. Pero sa atin ngayon, buo ko yung home button nyo. Tanggalin natin yan. Siyempre, pati itong kanyang iPad 7 cover. Iba na kasi yan. Okay, so iayos na natin itong kanyang flexi cable.
Okay. So, ayan o. Pwede na natin ngayon ilagay yung home button natin. Okay. Patutuyuin lang natin yan. Siyempre, kailangan natin i-align. Okay. Habang pinapatuyo natin to, lilinisan naman natin to. Back cover niya.
Okay, so pwede na natin ikabit. Tuyo na si home button. Make sure na clickable pa yung ating home button. So as you can see, nag-fit yung ating iPad 7 na screen dito sa connector. Walang naging problema. Ating careful. Natin malalaman kung gumagana ng maayos ng ating touchscreen. Testing muna.
Alright. Testing one button. Okay. Testing the touch. Okay. Okay. Very good. So, let's proceed. Sipang tayo. COVID.
Okay, tapos na. Thank you.